Guys, ito po yung ano, hair coolest na wear, no? Hair coolest still wear, no? Naka-coated siya, fiber coated, para pag tumama sa dick, hindi po mag ng spark. Okay, ito. So, ito po. Magkakaple. Loading po tayo ngayon dito sa Rotterdam, Netherlands, no? Guys, no? So, nakita nyo yan, yung pulay puti na yan. Yan po ay connecting arm ng terminal, nakakonnect po sa barko natin, sa ating ship manifold. So, nagko-commence po tayo ngayon ng loading. So yung target ko, yung plano ko is ilipat ko yung kable mula sa taas pababa. So of course guys, yung ginagawa ko ngayon, naglalagay po ako ng extra steel wire Hercules, no? Para extra, para in case lang kasi bawal kasi nawalan yung steel wire, no? Kasi nga guys, no, naglo-loading po tayo. So ibig sabihin, palubog po yung barko sa tubig. Plus, yung tubig sa dagat, palu water, palu tide, no? So ibig sabihin, mamaya masyado na mataas yan, mahirap na akyatin. So, ang gagawin ko, para hindi ko mahirapan mamaya, ilipat ko yung steel wire sa baba. Diba? Ganun lang yan guys, no? Kasi sa inland guys, no, halos karamihan kasi, kadalasan, sulo-sulo po yung duty, no? So, mostly kasi shifting, lalo na mga sa amin kasi bangkiring, 24/7 yung operasyon, so duty ko, tapos si partner, pahinga. So, dapat, kailangan mo talaga marunong ko pumitik ng kable para hindi ka rin mahirapan, no? So, ayan na guys, no? Natanggal po natin yung kable. So, mangyari, pag pumitik po tayo ng kable, laylayan po natin. Or aryahan po natin ng mga 1 or 2 meters, no? Tapos, ibigay tudo muna. Yan. Ayun, dali. Kasi nga guys, no, matututo ka rin magpitik ng kable pagdating mo dito sa barko, no? Kasi nga, mas maganda talaga yung experiment. O yung experience. Kasi nga, paano mo galawin, paano mo pitikin, no? So, yan na guys, no, nalipat na po natin sa bulard sa baba. Tapos, i-demo ko na rin po paano magtali sa kable. Kasi nga, may nag-misses po sa atin, mga taga-inland ship, na darating po mga more or less 2 to 3 months. Tapos sabi na, sir, ano naman, pa-vlog naman, paano magtali, at saka paano mag-loading. So ito na guys, no, kasimple na magtali, no, pa-number 8 lang, pa-8, no. Ganun na kasimple guys, no, sa lalo na sa mga hindi seaman. Yan, so patong-patong lang, be sure lang na hindi nagka-patong yung, ano, yung dapat naka-arrange, no. Ayan, so tapos, ano guys, no, ipat-twist lang ganun, yung lock niya. Yan, twist, tapos yan at sa kabila. So, perme na yan, hindi na yan makawala. Para kanina nagtatali ng kalabaw na yan, hindi na yan makabante, hindi na rin makatras, hindi na rin nihigpit, no? So, may isa pa guys, no? Pwede rin na, ano, baklasan ko muna, no? Tapos, i-perme dito sa kabilang side na, ano, cross bullard, no? Yan. So, isang ikot lang, no? So, yung cross bullard na yan, may pin sa gilid, no? Kumbaga, may tainga-tainga. Ay, doon na, nakalimutan ko na yung pangalan. Yan. Dapat hindi po makawala po sa, ano, sa may pin, between siya para hindi siya mabaklas, no, yung kable. So, ayan na guys, no, tapos na. So, kukunin po natin yung radyo, no. Kasi si radyo, guys, yun po ang contact natin sa terminal, sa mga control room, no, kumbaga. So, mostly kasi pag mag-loading, yung babantayan po natin, napaka-importante, is yung low bid. So, pag high and low water, dun. Pag low water, area ka ng area ng low bid. Pag high water naman, bira ka ng bira, para hindi po magluwag yung low bid, no. Tapos, si kable, medyo okay lang yan, estimate mo lang, lalaya mo na lang konti, no? So mostly ganun na naman yung sa loading, importante si low bed. Pangalawa, siyempre, yung tanke, importante din na hindi ka magkaroon po ng overflow. Pero si tanke naman kasi, pag mag 86%, mag-alarma na yon sa oil receipt mo. Ibig sabihin, bumaba ka na sa tanke, kapag sa wheelhouse ka, i-ready mo na, no? Para magsarado. Ayan. So at least guys, no, nakashare po ako ng idea, paano po magtali sa Hercules steel wire sa mga nag-request sa inland ship. Ito na po sir, mga sir, no? So good luck po sa inyo. So yung loading, mayroon po ako na po sa aking YouTube channel guys, no? So i-demo ko ulit guys kung paano po i-lock, no? So simple lang sa number 8, no? Ganun lang, i-twist mo lang pababa. Yun. Pag-twist mo, iangat mo siya, i-over mo siya sa kabilang side ng cross bullard. Tapos firme na, wala na. Ganun na ka-easy. Ayan, so that's it lang guys, no? So anyway guys, no? Maraming salamat pala sa lahat na nag-follow sa Ilunggo TikTok. Sa mga hindi pa naka-follow guys, no, please follow and more videos to come. So, pa-comment na lang guys, no, kung ano pang gusto niyo vlog. Kasi sa akin kasi, para nagsawa na ako mag-vlog sa barko dahil nga puro lang barko everyday. So, naghahanap naman ako ng nakakaiba, no. So, maraming salamat guys sa pagpanood. At saka, please follow Ilunggo TikTok. Thank you and God bless. Follow for more. Salamat.